أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم وبنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Sadaqa Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, ito po ay karangalan sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay binigyan ng paintulot para mabuhay sa mundong ito. Ako po ay galing sa inyo nung first Friday of January, pero hindi ko po mabilang sa social media na may mga malapit pa na kaibigan o kaya may mga malapit na mga kapatid sa Islam, kamag-anak, sila po ay pumanaw na, sila po ay bumalik na sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya po, sinabi ko na karangalan ito na tayo ay nagkita-kita. Pagtitipon sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, araw ng Birnis. Ito po ay binigyan tayo ng palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya binigyan tayo ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam ang palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. He required every individual Muslim to gather in his house, magtipon sa kanyang tahanan. Ito po ay patnubay na mayroong importanteng bagay na ipaparating sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karangalan ng mga Muslim na sila lamang ang tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala para magtipon sa kanyang tahanan. Binalaan tayo ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he announced it noong buhay pa siya. That was 1400 years ago. According to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na ang mundong ito ay gugunawin ng Allah subhanahu wa ta'ala in the day of Friday. Subhanallah. Siyempre tayo ay napagmahal sa atin ang mundong ito. Napagmahal sa atin ang nilalaman ng mundong ito. Napagmahal sa atin ang ating mga tahanan, mga bahay. Napagmahal sa atin ang ating mga pamilya, mga asawa, mga anak. Napagmahal sa atin ang ating mga trabaho. Kaya po, this is the ultimate purpose of Allah subhanahu wa ta'ala. Why He invited us to His house during Friday? Ya ayuhal ladina amanu, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. This is the conclusion of the Surah Al-Jum'ah. One chapter of the Holy Quran is about Friday. This is how important, my dear brothers and sisters, ang pagtitipon po ito. According to the verse of Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Jum'ah, O mu'min, magsipunta kayo sa aking tahanan. No matter how your business is not allowing you, no matter how your profession is not allowing you, but Allah subhanahu wa ta'ala is requiring individual Muslim to attend Friday congregational prayer. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. This is better for all of us. Kung alam lang natin kung ano ang makakamdad natin sa araw na ito. I am always restating that this is a renewal of commitment between us and our Creator, the maker of this world. Kasi siya pong naglika sa mundo ito. Siya rin ang nagbigay sa atin ng ating sariling buhay. It is not our father. It is not our mother who give us life. It is not our profession who give us an existence in this world. Sino ba ang nagbigay sa atin ng buhay? Hindi ba ang Allah? Eh bakit tayo binigyan ng ating mahal na Panginoon ng buhay? Ito ay magkapareho po tayo sa mga jinskind, mankind. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So I am now calling the attention of the jinskind because there are so many jinns within us in this mosque. And I would like to remind the jinns kind that you are being created by Allah subhanahu wa ta'ala just to worship Him. I am now
telling to every individual who are now with us in this house of Allah subhanahu wa ta'ala that we are being created by Allah subhanahu wa ta'ala just to please Him, just to worship Him, para po pagsilbihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung binasa ko po na ayat sa Quran, ito po ay telegram, ito po ay chat, ito po ay message, ito po ay WhatsApp message na kaguhit po sa banal na Quran. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Nauna lamang yung mga sisters natin, nauna lamang ang ating mga kapatiran, para sila ay bumalik sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero siguradong sigurado tayo po ang susunod. Kaya po, lahat ng mga mukhatib sa mundong ito, ang kanilang introduction, ittaqullah. Mga kapatid, papayuan ko po kayong lahat at ang aking sarili, ittaqullah. Dapat kayo, ako, ay magkaroon ng sapat, totoong, wastong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang totoong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ay kailangan paghandaan po natin ang araw ng ating kamatayan. Because that day, nobody can see us. Not our wealth, not our profession, not our business, not our children, not everybody in this world can save you from death. Kaya po, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beware of death. Beware of death. According to Allah subhanahu wa ta'ala, not unless that you have submitted yourself to the way in Islamic way of living completely. Yan po ang malapit sa katotohanan ng translation ng wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kailangan po, beware of it. Sino pa ang binigyan ng instruction? Tayo, the individual Muslim, huwag na huwag po tayo mamatay na mayroon tayong nakaligtaan na pamumuhay sa Islam. Dahil po, tayo ay ililibing sa ating mga hukay. No one from our dear family will join with us in the graveyard. Sino ba ang makakapagsabi, eh mayroon akong dalawang anak na handang-handa makisama sa aking hukay? Can you mention an individual na mayroon siyang pinagmamalaki na anak na pag siya ay itatapon sa kaniyang hukay, dalawa sa kaniyang mga anak na sasamahan nila si Abi, sasamahan nila si Daddy, sasamahan nila si Ama? There is none all over the world na mayroong isang anak, dalawang anak na siya ay sasamahan tayo sa ating hukay. Mag-iisa po tayo doon. Kaya beware of that. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang hukay, ang graveyard, imma rawdatun min riyadil jannah aw kufratun min kifratin nar. Dalawa lamang ang pagmumuka ng libingan according to the sunnat of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma rawda min riyadil jannah. Ang unang-unang muka ng libingan, mga kapatid, ay siya ay magiging garden of paradise. Allahumma amin. May Allah subhanahu wa ta'ala that all of us make our graveyard
as a guardian of paradise. Oh, Ya Allah, please accept our dua. Kailangan magsama-sama po tayo sa Rauda min Riyadil Jannah. A'udhu billahi min zalik. We seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala na hindi magiging kufra min kifratin na ang ating mga libingan. Yun po ay isang party ng impyerno na pati ang impyerno ay takot sa kufra min kifratin na. A'udhu billahi min zalik. Ya Allah, save us. Save our family. Save our brothers and sisters from the graveyard which is a part of the hill. Yun po. Kaya po kailangan paghandaan po natin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah subhanahu wa ta'ala used the word za'iqatul maut. Min kalimat zuk, it means to say, to taste. Everybody, every individual shall taste this. Subhanallah. Puro tayo makakatikim ng kamatayan, mga kapatid. Kaya ito po ang pinaka-importanting bagay na paghandaan po natin. Dahil kahit magtipo ng mga specialist ng doktor to save your life, there is none. No one in this world can save you from death. It can be. From coronavirus, you can be saved once the vaccine shall arrive. It might be because that is the view of point of those experts. Na mayroon daw na produce na vaccine na maaring masalbar tayo sa itong current pandemic known as coronavirus. But, yung pinaka-virus ang kamatayan. It is not corona. It is not COVID-19. It is not a variant. It is a death. Kullu nafsin za'iqatul maut. This is an very alarming to every one of us because it was being announced by Allah subhanahu wa ta'ala that it is not a virus. Mask cannot save you. Face shield cannot save you. Washing your hand cannot save you. Using alcohol cannot save you from death, brothers and sisters. Ito po ang paghandaan po natin. Dahil walang makakasalbar sa atin pag dumating ang kamatayan. So ito ay every individual ay kailangan maghanda-handa po dahil darating na sa atin ang kamatayan. Today ay mayroon akong naisip na pag-iwanan po. All of us, sana pag-iwanan natin sa sarili natin. Why? Alam natin po na lahat tayo nagkasala. Mayroon tayong pagkukulang sa komunidad. Mayroon tayong pagkukulang sa ating mga sarili. Mismo sarili natin ay may mga pagkukulang po tayo. You just imagine, ang pagkukulang po ay nawasak ang ating yakin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay niwasak ni pandemic. You just imagine, paglabas mo sa kotse mo, pag nakalimutan mo ang face mask, para kang mamamatay na eh. So it means to say, nawasak na ang pananalig mo sa Allah subhanahu wa ta'ala that He is the Yuhay wa Yumit. He is the one giving us the life and He is the one taking the life. Pero ang pagkakaalam natin, si coronavirus ang may dalang kamatayan. Kaya pag nakalimutan mo ang face mask mo, ang pakiramdam mo, ay mamamatay ka na. Okay. Islam recognize precautions
but nothing to do with our belief to the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, we wear mask, we wear face shield. Why? Because this is an instruction of Allah subhanahu wa ta'ala. Ati Allah, ati wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Follow Allah, follow Nabi sallallahu alaihi wasallam and the holder of authority. But nothing to do with our belief to the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nothing to do to our yakin, to the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. We follow the Department of Health wearing mask, wearing face shield, having the alcohol, washing our hand, social distance, but nothing to do with the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam when we are about to get out from the door of our house. What is the dua of Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Yun po. Pag nakalimutan mo, papasok ka muli. Why? Because the face mask cannot save you. Face shield cannot save you. But that dua of Nabi sallallahu alaihi wasallam can save you from the virus. So, babalik ka sa loob. Bubuksan mo ang pintuhan mo at magbikas ka na bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwata illa billah. Nandun ang pananalig natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. We relied, we seek refuge from you, Allah subhanahu wa ta'ala, because I am now traveling. Because we do believe that our life, my strength, was given to me by you, ya Allah. Not the mask, not the vessel. We respect the program, the precaution of our government, but nothing to do with our belief to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and our belief to Allah subhanahu wa ta'ala. Kagayari nang papasok tayo. Okay. We will wash our shoes. We will having the soup. Washing our hand before we enter to our home. Pero wag natin kalimutan. Ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, upon entering your house, you have to recite Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And according to Nabi sallallahu alaihi wasallam, no shaitan, no iblis, no illness shall accompany with you within your dwelling. Walang papasok na coronavirus sa bahay mo dahil sa dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. This is how to preserve our belief to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, karamihan dito, hindi niya alam, hindi niya ito memorize eh. Yung dua na ikaw ay lalabas sa bahay, karamihan dito, baka 50% hindi niya memorado. Paano na yan? Eh, this is now the rule of our ulama. Alhamdulillah, marami tayong ulama sa masjid na ito, na sila ay palaging nandito. Alamin po natin sa ating mga ulama. This is the one can save us from the virus, from the illnesses, at from sa pinaka-virus na kamatayan. Bakit? Pag tayo ay nasa panghalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay alhamdulillah, handang-handa po tayo mamatay. Kagaya ngayon, tayo ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man ang maligo galing sa kaniyang bahay, pumunta sa masjid, makinig siya habang nagkukutba ang imam. He will be forgiven from today until the next Friday. Kaya mga kapatid, hindi tayo natatakot na si Malakul Maut. He is going to take our life tomorrow because we are in the stage of being forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taon na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po pwede makapasok sa naraka. Palagi ko nababanggit dito,
100 na tao na pinatay niya. Pero nakapasok sa surga dahil when he was the angel of death took his life, he was in the state of being forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po ng mga tao na sila ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay they will be a dweller of paradise of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto kong iwanan ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da audu billahi minash shaitani radim, in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabira. Para ito sa atin, siyempre sabi ko ang dami nating kasalanan, pero mayroon palang pamamaraan na mabubura ang mga kasalanan natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang mag-umpisa magbigay ng sadakat, ito po ay binigyan ng ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo nga pag siya ay nagbigay ng sadakat na pasikrito. Wa in tukhfuha pasikrito. Wa tu'tuha al-fuqara, at ang bibigyan niya yung mga tao na walang wala. Hindi yung bibigyan niyo ako dahil nagkutba ako. Di, pipilihin natin yung walang wala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairul lakum, yan ang makakabuti sa inyo. Ang importante, sabi ng Allah, wa yukaffiru ankum min sayiatikum, buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kasalanan ninyo. Allahu Akbar. Congratulations po sa may mga pira na sila ay nagbibigay ng sadakat, pasikrito, binibigay nila sa mga fukara ang nangangailangan. Allah subhanahu wa ta'ala will erase, i-eliminate lahat ng nagiging kasalanan mo. Wallahu bima ta'maluna khabira. Ano po ang amal na yan? Sadakat. Paano magsadakat? Ibibigay sa fukara. Paano magbibigay ng fukara? Pasikrito po. Ano naman ang pangalawang ibibigay ko ngayon sa araw na ito? Ito rin ay amal. Yun, buburahin. Ito naman, papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagawa nating kasalanan ng amal na mabuti. Nagkaroon ka ng kasalanan, pero dahil sa amal na ito, buburahin, papalitan ng mabuting amal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kung sino man ang humingi ng tauba, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon siya ng tunay na iman, tunay wastong belief sa Allah subhanahu wa ta'ala, at nag-amal siya ng amal salih. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang kanilang mga nagawang kasalanan, hindi lamang buburahin, papalitan. If you have done 1,000 mistakes, buburahin yung 1,000 mistakes, papalitan ng good deeds na 1,000. Yun po ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan po gampanan natin ito. Itong mga privileges, privilegio na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ما بين أخويكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع الرحم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ang konklusyon ng aking khutbah ay panawagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ito may mga binigay tayo na tip na pwedeng gampanan ng every individual, mabubura ang ating mga kasalanan, papalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga amal na mga masasama ng mga amal na mabubuti. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo mga mu'min, kayo ang tunay na magkakapatid. Kayo mga mu'min, pag nakakita kayo na may conflict, may hindi pagkaunawaan ng magkakapatid na mu'min, it is your obligation to patch up. Kailangan ayusin natin yung hindi pagkakaintindihan ng ating mga kapatiran. Inshallah, pagniyatan natin yun. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinding-hindi makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala yung qati'o. Ano bang ibig sabihin ng qati'o? Yung tinatakwil niya ang pagkakaibigan. Tinatakwil niya ang pagiging magkamag-anak. Yun ang qati'o. Qati'o rahm. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung palagi kong binabanggit na hadith na 100 katao na pinatay niya. This is a crime and great crime in the Quran. Dahil ang crime, nagpatay ka ng isang tao, ang kasalanan po nakaguhit sa banal na Quran ay para ka daw pinatay ang lahat ng tao sa mundong ito. Unforgivable na sin. Kasalanan ng pagpatay ng isang tao. Pero there is a mutafakun alay na hadith, 100 na pinatay niya, including one alim. Pero hindi siya nawalaan ng pag-asa para humingi ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. He was forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala nung siya ay namatay. 10 nakapasok sa surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. But my dear brothers and sisters, yung mga tao, tinatakwil nila ang kanilang kapatid. Tinatakwil nila ang kanilang kamag-anak. La yadukhulul jannata, sabi ng Nabi, hindi makakapasok sa surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi min zalik. Wa qala rabbukum, udu'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب أمهاتنا وذنوب آباؤنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله بجنون
ng magandang pamumuhay ang taong ito, si Sultan Bob. Dahil sa kanyang butihin na puso, ay nagkaroon po kami ng isang magandang masjid na kami po ay nakakapagtipon. Sana bigyan mo siya ng magandang pangatawan. Yala, bigyan mo siya ng maraming biyaya. At patawarin mo siya sa kaniyang mga nagiging kasalanan. Itong sinabi mo na papalitan mo ng amal na hasanat ang nagiging amal niya na hindi mo nagustuhan. Ya Allah, ibigay mo sa kanya itong regalo mo, gift from you. Ya Allah, bigyan mo ng magandang pangatawan lahat ng kanyang buong pamilya. Kami po ay humihingi na rin sa inyo na sana bigyan mo kami ng magandang pangatawan. Bigyan mo kami ng refuge na hindi po kami matamaan itong pandemya, itong coronavirus. Alam po namin, ikaw lamang ang makakapagbigay sa amin ng refuge. Kaya ikaw lamang ang makakapagwala sa itong pandemya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi buong mundo. Kami po ay naniniwala ay nasa kapangyarihan mo. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.